Paano ka importante sa palagay mo ang makeup sa isang artista? Sa akin po, importante po yung makeup sa isang artista kasi talagang sa pag-makeup po ay kasi may enhance yung face mo, mas madadagdagan yung confidence mo sa sarili mo. Kaya sa akin, napaka-importante po talaga. Sino ka? Kinasayo kanina yun? O sino yung mga local or foreign artist na hinahakaan mo when it comes to actually, wala naman po talagang particular na hinahangahan ko po. Kasi lahat ng artista ngayon ang gaganda eh. Kaya yun po, kung ano nakikita kong ibang makeup look ni ganito, ni ganyan, tinatry ko rin po yun i-apply sa sarili. How are you right now? How's your career going on? Are you about to work for the time? Yes po. And I heard it's doing great since the rating yes, po. Sobrang saya ko po kung nasan man po yung career ko ngayon kasi hindi po nila ako pinapababayaan itong management po. Meron po ako ngayong My Dear Heart and ito pong Once Upon a Time po ongoing pa rin po hanggang ngayon. At saka happy po kasi talagang marami pong tumatangkilik dito sa Once Upon a Time kasi nung nakaraan pong Once Upon a Time ko yung Candy's Crush, nakakuha ko ng 37.1. Pero ngayong itong Once a My Hair Lady, nakakuha ko ng 39.4. Kaya sobrang happy ko po na marami po talagang sumusuporta sa Once Upon a Time My Hair Lady. And yun, maraming nagmamahal sa akin. Nakikita ko kasi talagang sinusuportahan po nila ako. As I can see, talagang pinupush ka ng ABS-CBN. Ano? May paniniwala kasi kahit hindi ka grand winner sa PBB. Yes po. Parang ngayon ba napatunayan mo? Kahit ikaw ganun din, pwede ka talagang umangat. Kasi sa lahat, para ikaw yung talagang pinupush talaga ngayon ang kapamilya niya. Masaya po akong kung ganun, pero hindi naman po yun nakikita ko. Kasi sa ngayon, syempre, wala pa rin man pa rin po ako napapatunayan. Mm-hmm. Syempre, mas ginagawa ko pa rin po talaga yung best ko. Kaya siguro, pinagkakatiwalaan ito akong management. Kasi nakikita po nila na gusto ko po yung ginagawa ko. And nakikita nila na lagi ko pong binibigay yung best ko sa bawat opportunity po na binibigay po nila sa akin. Hindi any particular na ka-laptop ba ngayon? Wala ano? In Dear Heart, sino ka-partner mo doon? Si Jameson po yung kasama ko po. Sa hashtag po si Jameson and si Marco Blea po. Tapos sa My Dear Heart? Sa My Dear Heart po silang dalawa din po yung kasama ko. Ay, sa Once Upon a Time. Si Jameson din po at saka si Marco Blea. Okay. Na parang iba-ibang yung mga pinapartner? Kasi wala kang particular eh, nakalabi. Sa totoo lang po, mahirap. Kasi unang-una po sa lahat, syempre babae po ako. Siyempre, ayoko naman tingin sa akin ng mga tao. Ay, ano ba ito si Loisa? Iba-iba naman yung lalaki nito. Baka isipin nila. Hinaharot ko. Parang ganon. Kasi minibabasa po ako sa social media na, ano ba ito si Loisa? Landi-landi naman. Iba-iba yung ganto-ganto ganyan. Eh, ang sa akin lang naman po, eh, ginagawa ko po yung trabaho ko po. Siyempre, sa lahat po ng trabaho ko po, gusto ko po maganda yung kinakalabasan. And siguro yung iba na misinterpret nila yung... Pero kung may choice, gusto mo, iwan na lang. May particular kang ka-love team. Gusto ko pong magkaroon ng isang love team lang. Pero depende na lang kung... Depende na lang po sa management kung sino po yung... Kung may choice lang, sino yung gusto mo sa sarili mo? Siguro kung may choice ako... Sino yung gusto mo talaga na talagang maging permanent love team? Ang hirap naman. Grabe naman siya. Ayaw ang salita kasi ang dami kong love team. Baka ma-hurt sila. Baka... Wala. Basta ngayon, kahit sino talaga. Pinaka-close ko sa kanilang lahat. Si... Siguro... Sino ba? Sino? Pinaka-close ko kasi sa lahat ng ngayon. Si Ronnie talaga yung lagi. Ronnie? Liam po. Joke lang! Sino Ronnie? Okay. Yeah, siya yung close ko. Kaya... Pero kahit sino naman po talaga sa akin eh, okay lang po talaga. You were before, di ba? Opo. Anong feeling mo na now, parang sobrang pinupush yung tandem nilang dalawa ni Julia? Walang panghihinayan? Wala naman po kasi actually sobrang nakaka-proud si Joshua sa nangyayari sa kanya ngayon kasi dati sa PBB na alala ko, grabe nagkukulitan lang kami nito, nag-aasaran lang kami nito. Pero ngayon, grabe na siya eh, no? May ano na, mga... Yung pelikula niya, yung Vince Scott and James, talagang napakagaling niya doon. And sa The Greatest Love, napapanood ko, napakagaling niya. Kasi diba dati magkatrabaho lang po kami sa nasan ka na kailangan kita. Tapos ngayon nakikita ko yung pag-i-improve niya, talagang... May kasi the last time I talked to you kasi, parang medyo inamin mo noon, na may konting hinayang something. Alala mo yun? Parang may konting hinayang kasi hindi natuloy yung... Siguro hinayang hindi dahil sayang kasi... Pero sayang kasi yung... Parang na-build namin na
friendship, parang ano, parang na ano lang, na tawag dito. Opo, kasi yun na nga, nagkaibang landas na kami. Ayun po, pero masaya po talaga ako kung ano pong ginagawa. What is your reaction na we heard na there's something special going on between Joshua and Julia right now? Tinanong ko rin si Joshua din eh. Mm. Sabi ko, oh no, kamusta na kayo ni Julia? Kasi nag-uusap pa rin talaga kami hanggang ngayon pag sa ASAP. Sabi niya, okay naman kami, ganyan-ganyan. Tinanong mo ko sila na? Tinanong ko, pero syempre ayoko na magsalita. Ayoko magsalita, pero basta happy ako kung happy din si Joshua talaga. At happy siya sa nakikita mo? So nakikita ko naman talagang naka-focus talaga siya sa career niya ngayon. Ayun yung sabi niya sa akin na focus talaga siya sa career niya ngayon. Kasi talagang masaya daw siya kung anong nangyayari sa kanya. Bali, ngayong 18 ka na, may mga limitations pa ba pagdating sa pagtanggap ng acting? Or medyo mas mature na rin? Kung may kissing scene or kung may okay lang ba yun sa'yo? Sa parang hindi pa din? Hindi pa rin po talaga. Grabe naman, kissing scene agad. Parang marami pa po ako gustong i-explore dito kasi konti pa lang po yung nagagawa kong role eh. Marami pa pong ibang role na pwede ko pong magawa. Ang wish ko nga na magawa is rom-com po. Parang feeling ko bagay ako sa rom-com. Kasi yan niya, romantic comedy lang na masaya lang. And feeling ko bagay din po sa edad ko ngayon. Pero we heard na meron kang concert, o ba? Opo, meron po. How does it feel na binigyan ka ng ganong kalaking... Kasi hindi lahat nabigyan nga eh. Opo, yun nga po sabi ko kanina eh. Hindi nga po ako nagpa-plano na mag-celebrate ng birthday ko na engrante na mga roses, ganyan. Kaya nagulat po talaga ako na binigyan ako ng star events ng concert, debut concert. Sobrang saya kasi ang dami-daming... ang dami-dami artista din dyan na nakikita nilang talented din. Pero ako yung nabigyan nila ng opportunity para ma-showcase ko yung talent ko sa mga tao. And masaya din po ako kasi mabibigay ko rin po itong gift bilang sa mga fans na sumusuporta sa akin. Di ba kadalasan pag birthday natin, tayo yung nakaka-receive ng regalo. Pero ngayong 18th birthday ko, gusto ko ako po yung magbigay ng gift sa kanila ngayon. Pero ano, what's this? Sino yung mga guests na kasama mo? Hindi pa po sure eh, pero may mga guests po na pupunta. Like, pwede bang banggitin na? Wala pa po. Parang tinitignan pa rin po siguro nila kung sino-sino. Meron ka particular na celebration? Wala ba at all? Na wala po. Debut talaga, wala. Na nakagown ka, walang ganun? Bakit? Kasi, yun nga po sabi ko, wala po talaga akong plano kasi parang ayoko naman po gumastos kasi madami din akong binabayaran ngayon. Kaya gusto ko nga, kain lang kami ng family ko, ganyan. Yun lang po, kaya na-happy din ako kasi isa-celebrate ko yung birthday ko. Sa mismong araw ng birthday mo yung... Hindi po, yung concert ko po sa April 29 po. Yung totoong birthday ko po is April 21. So mauna po okay. Yung birthday ko bago po yung concert. So anong balak mo, wala na kakain lang kayo sa labas? Opo, ganyan po. Hindi out of the country, out of town, wala lang ganun pa, no? Yung boyfriend ka ba rin? Nanliligaw? Wala. Siguro. Pero wala po akong talagang pinofocus na love life ngayon. Talagang inuuna ko po talaga kung nasan po yun. Kasi sayang eh. Ang ganda-ganda po ng binibigay sa akin at ng ginagawa po sa akin. Kaya ayoko pong sayang eh. Or madistract ako. Ano pag isa sa mga love thing kung biglang nanliligaw sa'yo? Depende na lang po kung sino or kung tawag dito, depende kung matripan ko. Matripan? Ang pangit na yung term? Kung gusto mo rin. Opo, kung gusto ko rin, ganyan. So ano yung feeling mo binigyan ka ni Jameson ng bouquet ng Valentine's? Feel mo ba yun yung first step niya? Kasi nung una kasi nanonood po ako ng Showtime, ay yung mga hashtags na namimigay ng flowers. Sabi, uy, Jameson, namigay ng flowers ha, sa Showtime. Ako, walang flowers. Ano to? Love team mo, di ba? Inaasar-asar ko lang ako. Siguro to, okay na bukasan. Binigyan niya ako ng bulaklat tsaka ng ice cream kasi alam niya, may ligaw ako makain ng ice cream. Yan, nagulat ako, na-surprise ako na may pagganan siya sa team. Are you part of, ano, your friends? Hindi. Ay, hindi na po. Hindi, dati? Dati po. Dati. Pero ngayon nasa ASAP BFFs na po. May new projects na ba kayo ni Jameson? Or... Sa ngayon, wala pa po eh. Itong Dear Heart po, tsaka yung last episode. Actually, finale na po ng Once namin next Sunday.
Any favorite summer destination? Siguro Boracay po. Gusto ko puntahan. Napunta mo na ba? Hindi pa? Hindi pa po. Bakit Boracay? Kasi yung sabi nilang maganda na puntahan ngayong summer, di ba, mainit. Ayun po. Tsaka gusto ko rin. Kasi nung bata ko, naririnig ko na po yung Boracay. With family gusto mo? Opo, with family. Okay, salamat. Thank you.